Kaya mo na magawa ng kaliskis? Na? Ha? Kaliskis ng ito? Wala naman. Bira ka. Tawa naman. Andun yung nanay niya sa kabila. Ano? Okay ka na? Mag-aasang ko siya eh. Ah, nadala doon. Paki ano, dala ko na yun. Ayan mga ka-farmer, dito po yung magpipik, nag-pick up pala ng lechon ngayon. Ayan. Subo, vlogger pa tayo. 8 o'clock. Nadalhin pa po ng subig. Ito ano? Hindi, sa subik Bulacan. Ha, Bulacan. Oo, sa Bulacan. 8 o'clock po nila yan. Alang medyo na busy tayo at daming dumating na, ano? Dumating na po yung bintana. Ayan. Pipitas-pitas sila ng mulberry. Sarap daw. Tagagapan po kayo. Tapos dadali ng Bulacan. Naku, ang bango ng lechon ah. Dito sa namin. Nandiyan na po. Yara muna. Hindi na ako nakakyat eh. Opo, ata. Saan natin ni Lady? 35 pala eh, no? Kapon, 30 yung kapon. O kasi, depende po sa lumalagay. Kaya lalagay ko doon, 30 to 35. Kuya, kung anong gusto nila, 35. O kaya 30. Depende kasi, hindi ko din alam eh. Kapon lang lumating din yung baboy. Hindi ko pa nga nasilip. Wala, busy ako kapon. Nasa Tarlac. Oo, oh, di ba tumawag daw kapon? Oo, nasa Tarlac. Ayan, wala po kayong babatiin. Mga nanonood man lang. Punching. Oh. Punching. Special lang na dito ng kailangan ninyo. Dito kayo bumang sa pangalan eh. Ka-farmer. Ka-farmer's lichon. Ayan. Okay. Ayan mga ka-farmer. Ayan lang po ang order natin ngayon. At mamaya, tingnan natin yung mga baboy. Kasi hindi ko pa po nakita yung mga baboy. Kahapon nasa Tarlac po kami. Di na ako nakakyat. Tapos ayan, silipin na rin natin yung mga alaga. At syempre yung ginagawa po nila. Ayun, naandun. Kahapon, brown out. Kaya wala po nagawa. Dahil syempre, kailangan po mag-welding. So ayun, sinaniki at Rambo. Naglinis na lang po sa taas. Tama-tama, inspeksyonan na natin yung nininis nila. Nakita ko nung hapon eh, may nagsisiga. Winalisan po nila yung mga kalat. Yan, nandito na tayo sa taas. At unahin natin ang listahan mga ka-farmer. Dami natin ang arkado. Yan. Listahan ay wow. Unbelievable. December na ba? December na ba? Oh, farmer namin ito. Ajis po, ilan ba kami? 8 yata. So, ayan. May order pala. Happy birthday, Makimoto. 30 pa lang pala si Mac. Ayan, batang-bata, mga farmer. So, napaka-bright pa ng inyong future. Ayan. Ako'y 42 na. Medyo nagkakaedad na tayo. So, ayan. Sino ba? Marami dito ang ano eh. Marami ang... Ano to? 20? Florida Blanca. GG. Florida. Ayaw ko kay Lady kung okay na to. Silang dalawa ni Bebe ang nag-uusap madalas. Ayan. Ka-Farmer Dan. Ayan. Happy, happy birthday. Ka-Farmer Dan Dairit. Yung pumunta po dito. Kasama ni Sista Darlene. Ayan. Daisa. 10 din po. Ayan. At tamat. Titingnan natin yung mga baboy. Kung ano bang mga sizes. Pero mostly ano po yan. 30 plus. Tulit yun. Ito, may pa yan mga ka-farmer, may 10. So dito ang April na yan. Ito okay na to. Bukas, ilan ba tayo bukas? 1, 2, hindi naman siguro papalya si 3, 3. Tapos, saktong-sakto po kami, wala na pong hahabol mga ka-farmer dahil Lunes na ang susunod na deliver ni ka-farmer Anthony. Kaya... Wala na pong hahabol. So ayan, yung mga May na ano, ito ko, konti pa lang naman yung May. Yung iba pong May, nasa notebook na. Kaya huwag po kayong mag-alala kasi marami pong tumatawag sa akin. Lalong-lalo na yung ating kaibigang Bicolano. No, ito na ipabaga sa kuyang, ano. Na ipabaga ako nakalista, no. Ito, tabihiling ko baga. Kinakabahan. So huwag po kayong mag-alala.
yung main natin, although yun nga, hindi po tayo magtatanggap ng ganong karami. Yung main natin ay nasa notebook na po yung iba. Huwag po kayong mag-alala. Tapos may bumibili ng manok bukas. Ayun, pasensya na. Medyo alanganin pa. At yung iba dyan, nakalaan na po sa nakalaan na kina Leo. Magpapakatay din ako dahil may promise ako nung Monday. Ipagtitinola ko sila. Oh, ano yan? Baka mamaya may mga napisa. Ayan. Uy, naku, meron na namang nahulog sa kanal. Ayun, sabi ko na. Yan, at may na-rescue tayong isang sisiw. Tinitingnan ko yung ating mga manok, pero okay pa naman. Huwag naman yung may mga sakit ang dumadami. Ayan! Woo! Dami na naman, oh. Malalaki. So, ayan. Tingnan ko nga yung message ni ka-farmer. Nasa Tarlac po kasi ako kahapon. So, hindi ko na na-check yung mga sizes. Basta nag-text siya. Sabi ko, oh, ka-farmer, nandun na yung pera. Ay, papa yan. So, na lang. So, ayan, ilan ba ang 30? 2 35. 1, 2, 3, 4. Okay. So, ang mga 30, meron tayong alanganin sa 30, alanganin naman sa 25. Pang 10-5, mga farmer, dalawa. So, ayun, bahala na. The rest. Okay naman sila, mga manok natin. Tingnan ko yung may, baka may sisiw na naman na hindi na ibaba. Ayun, puno doon kanina, nababa ko lang ngayon. Yan, ito ang gusto ko nang ibaba. Dito pa rin ba nangingitlog ito? Gusto ko ibaba pa yung dalawang dekalb. Kasi, sayang naman. Ayan pa isa, oh. Nabasagan ka ba ng itlog? Ano bang nangyari sa'yo? Ito pa yung isa. Tapos silipin natin yung ginagawa. Yung ginagawa nila. Ito yung mga nilinis nila mga farmer kahapon. Yan, kahit pa paano nakapaglinis po sila. Dahil nga brown out, sayang naman yung araw. So ayan, naglinis na lang daw po. Ayan o, daming sisiw mga farmer. Dami pong sisiw. Kailangan makagawa ng brooder na maayos. Ito yung pinainitan ko muna kasi hinugasan ko siya. Naanuhan ng putik. Wow, naman. Andun yung nanay niya sa kabila. Okay ka na? Hugasan ko siya eh. Lalamig ka? Sayang, ang dami pong nalahian ni mga itim, ayan oh. Ang daming itim. Pati yun doon, hindi ko pa maibaba. Mayroon pang nagpipisaan pa. So, sabi ko, mamaya pa naman. Titingnan ko po muna kung kailangan na din sigurong ibaba. Pero, dahil pang itlog eh. Ayun, tapos, meron akong binaba naman na isa pang grupo na naman. Nasa kaya yung nanay. Ayan, mga itim. Ang dami pong dekalb na, parawakan. Daming nalahian ng parawakan. Tapos, ako'y maghahanap pa ng parawakan na rooster. Ayan. Baka bibili tayo ng pag nalipat na po mga farmer, ang plano ko, kakatain ko na lahat ng rooster na hindi parawakan. So ititira natin na maglalahi, parawakan, para yung itim, mga puro, ay ma-save natin yung lahi. Yan, tapos kakatain pa unti-unti yung mga nangingitlog dito eh. Yung mga, ito yung kulungan ni Kuya. Grabe, ang dami pong manok. Medyo sabog-sabog pagka yung ni Papa Yam, workshop. Yan may naglilimlim dyan. Tapos may nangingitlog dito. Kaya gusto ko na rin po na isa sa mga disadvantage
nang nakagala kahit saan. Tingnan nyo, ang itlog doon, dami ng itlog. Pwede ko nang kuhanin yan kung gustuhin ko. Kaya lang, ang dami din pong itlog sa bahay, ang dami ding itlog sa dalawang bahay, dahil si kuya hindi nagpapisa. Inano niya ng inano yung itlog, binagsak niya ng binagsak sa bahay yung itlog. Kaya ang dami pong naming itlog. Isa dito naman sa baba, yung mga nangingitlog doon sa ilalim ng hagdan, eh sobra pa po sa ano, kailangan. Tapos binigyan ko pa si Papayam ng mga native din na kinuha ko dito. O ayun, dami-dami po yung ano, yung itlog. Mga Bengala, masaya. Sana umulan pa mga ka-farmer. Gusto ko pa pong umulan. Kaya lang yung palay din natin. Hindi ko naman alam kung nakakapekto. Nakakapekto ba yung ulan na yun? Sa palabas pa po kasi yung bunga. Ganda ng palay. Lalabasan na yung bunga. Parang flowering stage ba? So, ayun. Sana hindi naman naapektuhan ng ulan. Pero ngayon, balik to init na naman tayo. Tapos, ayan, ihahatid natin si Nanay Kadya sa Subic, mga farmer. Ayan. Mag-adventure tayo dun sa lugar nila. Tingnan na rin natin sitwasyon ng kanyang lilipatan. So, ayun. Tapos, baka magpalipas na kami ng gabi, silipin uli natin yung Subic Fishport para hindi naman masayang. Bebe, gustong bumili ng tunang malaki. Lilichon daw. Ano na? Ano ah, dami niyong gadget ah. Tumaas na dito, no? Hindi na pwedeng lagyan ng pinto, no? Hindi makahabol ang pinto. Ah, dito na. Oo, oh, tama, tama. Welding rod, Dex, meron ka pa? Tapos marami ang comments na wag na daw anuhin itong mga saging. Kaya lang ang problema po natin, maglalatag kasi tayo ng net yung kulambo niya sa taas para hindi sila makalipad, kasi lilipad lang po niyan mga ka-farmer. Tingnan niyo ang baba, oh. So yun ang iniisip ko. Ayaw ko din naman sana kasi shade din yan at the same time. Pero meron naman pong matataguan ng ano. Tamo gayong mainit na. Oh. Ayan naman po yung mahogany. So, siesta time nila. Walang problema. Meron silang gusto nila magpa-araw. Gusto nila sa lilim. Wala namang problema. Pero yun nga, ang ano is yung saging, sayang nga naman talaga. Pero yun nga, hindi tayo makakapagkulambo. Yun ang ano ko eh. Main concern. Kaya gusto ko ding makutol. Pero titingnan po natin kung ano. Pero kung hindi, talaga pong sasacrifice yung saging. Yan. Kasi ayan, oh, may lilim naman po. Sabi nga ni ka-farmer Bong Yuenyo, dapat niya may lilim ka-farmer, kasi sabi niya may mga part talaga, may meron niya na siesta time na tinatawag, yung pagtanghali na daw sila ay nakaano lang, nagpapahinga. Sabi ko, malaki, may mga mahogany, eh, no? Lilim po mga farmer. Kahit ayaw nila dun sa loob, gusto nila sa yung sariwang hangin. Ayun, ang breed, ang brooder, ang medyo main concern ko, dahil hindi pa siya pwedeng pakawalan pagka medyo malilit, dahil lalabas naman po dito mga farmer. Ayan.
2 inches ang butas eh. Bagay kung dito nanalang natin. Pugad. Kahit magtatlong layer pwede. Ano ko na lang kay Papaya, may tatlong layer na lang. Papapantay ko na lang dyan. Tapos sa yung abot ng mata, mahirap kasi sobrang taas, di mo na makikita naman kung ilan yung itlog, di ba? Paglilinis. So ayun. Maganda, kita mo talaga. Dami po, pati itlog kaya tayong ano, kaya kami. Kaya po kami nga sustinihan ng itlog niyan. Marami po ang itlog. At the same time magpapaano din tayo for meat, siyempre. So, ayun. Yun lang naman po ang purpose ko. Hindi naman po ako magbebenta, hindi naman ako mag although siyempre yung mga tropa, alam niyo na mga farmer. Alam niyo naman ako sino kayo. So, ayun, wala namang problema. Pero yun nga, hindi naman po ito for ano, for business. This is for sabihin na nating kasama sa mga pangarap ko sa buhay, mga farmer sa farm, di ba? May alaga kang manok. Sabi ko nga, ang pangarap ko dati pag magtitinola ka, ayaw, hindi ka nabibili, yung hindi ka nabibili. Manok, luya, papaya, dahon ng sili, bawang sibuyas na lang, sabi ko, bibili natin. Mga tipong ganun ba? So, yun po ang isa sa mga pangarap ko, kahit noon pa man. Tapos, pinakaloob naman po mga farmer. Kagaya ng baboy dati, naranasan din namin na hindi na bumibili ng baboy. So, ayun. Actually, kaya naman ngayon yun eh. Kaya lang nga, pagka nabibitin sa order, ay na, ano, na dadali. Eh, ganun talaga. Pero, malay natin, pagka, ano, nabisi lang po talaga sa baboy, hindi rin tayo makapag-concentrate dito sa farm. Mga halaman, yung alaga. Pero, malay natin, matapos naman po yung bahay, nakapag-concentrate tayo sa farm. Kapag-alaga tayo ng baboy na pangkatay. Yun, yung isa sa mga kailangan din kasi asusin din po yung mga kulungan, mga farmer. Isa pa yan. Yun. Tapos yung mga manok, mailipat. Yun lang. Grabe ang ano, grabe po ang umano lang ng konti. Tuyo na naman yung lupa. Nagustuhan naman ng ano sana. Ng mga kalamansi yung ulan dahil talagang kailangan nila ng tubig eh, no? Ayun no, nagdahon. Ito ang kailangan natin, yung kabila. Ito, maraming ano yan eh, maraming bulaklak. Ito. Ayaw ko namang patayin to at may makukuha at makukuha kang bunga dyan. Medyo makulimlim at ang Mindanao ang medyo tinatamaan ngayon, matindi ng ulan mga farmer. Ang Mindanao po ay naandun ang masungit na panahon. Mga hindi pa po nakasilip sa vlog namin sa Tarlac, mga farmer, iniimbitahan ko po kayo. Napakalaki. Isa po sa pinakamalaking palengke na napuntahan namin at mag-i-enjoy po kayo doon. Grabe, bagsakan, tabi-tabi po 'yun. So, ayun. Ang laki po ng palengke nila. Nakakatuwa. Tapos sa seafoods, okay din naman. Okay din naman. Kaya lang siyempre hindi natin pwedeng i-compare doon sa Pangasinan, ano? Talagang Pangasinan na the best po sa Subic, ayan, Balanga. Ano pa ba? Yung mga malalapit sa dagat kasi siyempre, Maribeles. So, siyempre hindi natin pwedeng i-compare yung freshness pa lang mga farmer. Iba talaga. Pero meron. Kompleto din po. Sariwa din naman. Pero yun nga, siyempre may mangingibabaw pag kinumpara natin. So, ayun. Pangasinan ay siyempre halos naikot na rin natin yan mga farmer. The best mga farmer ang Pangasinan. Nag-enjoy po ako at uulitin natin yung ating Pangasinan adventure siyempre. Hindi po nakakasawa, lalo na yung Dagupan, yung Lingayen, Alamino, ayan, mga farmer. Talagang, patay na, talaga. Wala na. Sayang ito.
Sayang mga farmer yan, no? Grabe ang nyug, ano? Tagal mong pinalaki tapos ganun lang. Sabi nila buhangin daw. As in, buhangin ang pang ano dyan, pang laban. Dito pala Dex, maglalagay tayo ng ano, yung parang sabitan ng net ba? Parang maliit lang na kuntil para pag naglatag tayo, kasi gaganyan na natin yan, di ba? Para sabit na lang na sabit. Ha? Kaya mo na magawa ng kaliskis? Ha? Ha? Kaliskis ng ito, wala naman. Bira ka. Yayari ka ni Dex. Ayun na na, Nicky ha. Yan, galing. Tama nga naman, nakahila na. Kuya talaga, malikot din ang utak eh. Ginamitan pa ng ano, ayun o. Parang nga naman nakabatak na. Hindi na hila-hila yung ano, pagdad. Bago i-welding. Kembot na lang. Ito ah, sintahan ng konti, hindi na. Paano kaya latag nito? Bagay, ano na lang to. Cyclone wire din ba to, Rambo? Cyclone na din. Okay, pwede ding... Haba oh. Duro nasa mga 30 meters. Ay hindi lang. Mga 50. Ole, mga 40. Mga ganun. 30 to 40 meters po. Kasi sabihin mo nang ito ay 1, 2. Sabihin mo nang 2.5. 5, 10. Mga 30 lang. Patag natin to, tapos hopefully ay dumami ang damo. Yun ang isa sa mga iniisip ko na ano, paano kaya mapapadami yung bagay. Pag nag-ulan naman po, mabilis ang damo sumibol. Ang problema ito, maraming manok. Napaka vital ng damo para sa diet nila. Yung dahon mga ka-farmer. Adre de agua o kaya kahit mga grass na ganyan, kakainin nila yan. Yan oh. Mga paragis, yan kinakain na. Paragis ba yan? Paragis yata pronunciation nun. May 3-in-1 ako doon na dinala. Kape, oh. Ilan tayo bukas? Apat. Apat ba? Tatlo lang ang ano mo. Oh. Sigurado kang sakto tayo ha. Inanong ko na kay Anthony yung okay. Ano. Nagdoble lang yung sa 10 kay Rose. May isang nagdoble lang. Nagdoble. Chat ni Ate tapos text mo. Oh, yun ang sinasabi ko. Tapos ilan tayo linggo? Pito. Pito. Apat.
11, no? 11 naman yung baboy doon. Hindi ka nagkamali. Dahil no, patay ka pagka kumulang ka. Magpapapotocopy ka ng lechon. Hindi ko na po kasi nanon si ka-Farmer Anthony ni Storbo dahil Saturday ano eh, kawawa naman. May lakad po siya ngayon, hindi naman siya pwede ngayon. Eh Saturday. May biyahe sana po siyang ano, ano ba tawag? Aurora. Eh suki pala siya ng lobster doon. So ayun. Baka makuha natin yung number at mapasyalan din. Bangkero yun mga ka-farmer, kaibigan niya daw. Eh yun nga, Sabado, hindi daw nakapagpalaot dahil mahangin. Lumakas daw bigla yung easterly. Easterly na tinatawag yung wind, yung hangin galing yung amihan ba. So medyo ano daw, lumaylo yung mga nagbabangka. Nangingisda. So kaya kakain kina ate Jennifer? Hindi kuya, kukuha lang ako sa abang. Kagalap yung mami di yun. Kaya mabulok! Magpusiyan na din. Dali! Dali! Magpusiyan. Kaya ko pala mga kapot. Yan, kulang pala na ang flat bar. Ayan. Bibili tayo. Apat daw dito sa harapan. Ito oh. Ito, mga farmer. Sana pagdating ng tag-ulan ay hindi na tayo magputik dyan. Dahil ayan, nakamix na yung ano yung sa lupa no, itong mga buhangin na sinabog natin. Sana, pero kung anuhin man tayo, magputik man ay konti na lang siguro yan. Ayan oh, ito yung kulang, apat lang ba? Oo, pwede. Sa baba pala wala naman. Tapos pagkatapos nung ginagawa ni Papa Yam ay baka isunod na niya na yung pugad. I-propose ko na lang sa kanya na tatlong layer. Masasabi daw po doon 1 foot nga naman ang difference nung ano nung pugad sa ayung ano yung agwat no, yung distance nung pugad sa flooring mga 12 inches 1 foot ganun daw. So kung 1 foot pwede tayo magtatlong layer ng pugad para hindi po mabitin, napakarami nating hens. Ayan, bukas, final na. Apat at pito, mga ka-farmer. Ayan, yun po yung sinasabi ko, nadodoble, ano? Yung may nag-text na sa akin, tapos nagme-message pa sa Facebook page, dun po tayo nagkakaproblema. Pero natitrace naman. Wala namang ano, kaya lang natitrace. Kaya lang, yun nga, nagdodoble, mga ka-farmer. Minsan, nakaka-ano din, dahil baka mamaya madoble. Pero sabi ko nga kay Lady, makikita mo naman yan dahil parehas pangalan, parehas ang rate, parehas ang oras, parehas ang, di ba? Kahit sabi mong hindi magkaparehas ang timbang ng baboy, yung pangalan lang po, yung oras, tsaka yung date, ay very rare in probability na mangyayari yun. Yun ang sinabi ko sa kanya. So, ayun, kaya naitatawag niya naman po agad na, op, parang doble, pakicheck. So, ayun. Ay may tuko. So ayan mga ka-farmer, nakapagpalit na ng ano ang ating mga akasya. Ayan. Oh, dahon, kaya malilim na po dito. Nakaka anong itrim yung akasya. Kaya lang ang problema naman po sa akasya, napakahina ng kanyang ano, yung mga branches niya. Konting hangin lang nababali po agad. Tapos nagkakaroon siya ng mga minsan sa taas di mo napansin, mga patay ng branches na nalalaglag na lang bigla. So dangerous naman. So ayan. Pero kagaya nito, napaka-presko mga ka-farmer. Kung wala ito, napaka-init. Naalala ko ito 2020. Yan, dun ko po nakilala sina Puroy, ano?
Ah, hindi naman pala nakilala. Dito nagstay si na Puroy noon, si Kongkong tsaka si Puroy. Sa kanila ko po pinaano yung uling. Pinakontrata ko nga dahil sabi ko nagpa-trim ako dahil piniprepare ko nga rin po sa bagyo. Yun. Buti na lang, nakapag-trim po kami. Ito, mga na-trim yan. Yun, may kinalindon. Ito, na-trim din yan. Buti na lang po dahil dumating po si Ulysses noong 2020, sometime November. Ay kung hindi po na-trim yan, ay nakuubos po ang akasya at baka itong lichunan, baka itong ano ay na pornada, mga farmer. So, ayun. Salamat naman at na-trim natin. Although talaga nagsisi ako nung na-trim dahil uminit bigla, mga ka-farmer. Ang laki ng diferensya ng ano, uminit bigla. So, ayan at hanggang dito na lang, napapadaldal na naman si ka-farmer. Ayan na. Para lang ako nakikipagkwentuhan sa inyo. So, ayan po. Ako'y natutuwa dahil hanggang ngayon okay pa naman po yung ating mga manok. At sana ay mas fair naman sila, no? Dahil kung hindi, mabilis lang naman pag-umpisa. Pero sayang po, sayang. Sayang po dahil siyempre ginastosan na rin yan, pangalawa. Tapos sayang kasi siyempre, no? Imbis na mailagay sa tiyan, mga napakasarap pa naman. Oh, ayan. At ang hindi ko pa natitikman ito, mga farmer, soon, baka magpakatay tayo niyan. Masarap daw yung Bengala na yan, eh. Sabi nila, masarap daw po yan. Exotic bird ang tinatawag nila. So, ayan, abangan nyo po yung aming vlog. Hatid namin si Nanay Kaja. Tingnan natin ang sitwasyon nila doon. Kasi sabi ko kay Oscar, yung anak niya, ibigay mo na lang yung address at para maihatid na lang namin dyan. Tapos, ano pa ba? Yun, balik Subic tayo. Para naman na hindi masayang yung ating biyahe, sabi ko kay Bebe. Kahit mag-ano na lang muna kami sa beach. walang way. So, ayun po, maraming pong salamat. At syempre, as always, magandang buhay, mga farmer. So, ayan, always magandang buhay.